So halos lahat ng pyesa pinalit ko na, tapos nagki-credit pa rin. So ngayon ang next step natin is tanggalin muna natin yung indicator. Yan, try na natin. So add time tayo. So insert money tayo. Yan. So ganun pa rin, nagki-credit pa rin. So ito yung pinakamalaking problema natin kasi hindi pa natin nilalagyan ng coins. Yan, nagki-credit po. Titingnan natin yung result dito sa power supply. So pinalitan natin yung power supply, then titingnan natin kung mag-credit pa rin. Yan. So insert money tayo. So wala na. Power supply lang pala yung problema. Yan. Magandang araw sa lahat. So nandito na kami sa bahay. So dinala namin yung motherboard dito, tsaka dito namin ititesting ulit. Ayan, so kinabit namin sa box. So testing natin ulit kung mag-credit dito. Kasi doon mag-credit. Yan nga ang nakapagtataka kasi pinalitan na namin ng motherboard, tapos yung SD card bagong replace po. Then ganun pa rin. So pag insert coin, yan mag-credit ka agad. Subukan natin dito kung ano ba talaga yung problema. So ngayon, testing na natin 'to. So ayan, kumpleto muna natin. Meron tayong antenna dito. So ito yung kakabit natin. Ngayon, pag gumana na 'to, ito yung dadalhin namin papunta doon para malaman talaga natin kung ano talagang sanhi, kung bakit mag-credit ka agad yung bindo natin kahit hindi pa natin hinuhulugan. Yan, so ito yung panibago nating antenna. Talagang bago pa talaga to. Pagkatapos dito mag-symbol, ito yung dadalhin namin. Pati yung coin slot, yan, dadalhin pa rin namin kasi panigurado, kasi malayo. So ito yung motherboard galing doon sa outlet. So ito yung pinull out namin. Ito talaga yung pinaka-original na nandoon, at saka yung SD card. So ito yung titesting natin kung talagang magki-credit pa rin. Kasi doon yung hindi pa namin napalitan doon, power supply, back converter, at saka yung USB tulan. Yun na lang ang hindi napalitan. So malalaman natin ito mamaya pag balik namin doon kung ano ba talaga yung sira. So dito natin malalaman kung talagang mag-credit pa rin to. So testing natin. So subukan natin insert money. Yan. So okay. So, hindi na siya nagki-credit. So ito yung dadalhin namin doon sa area. Yan, dadalhin namin ito. So pero i-testing muna namin ito. Ayan, try na natin insert coin. Ayan. So naka-insert money na tayo. Yan, gumagana na po siya. So ito yung problema natin doon. So ngayon, dadalhin namin itong setup na to. Ito yung kakabit namin. So dadalhin namin yung coin slot, USB tulan, lahat dadalhin namin kasi hindi namin matrace kung ano ba talaga yung sanhi na mag-credit siya. So posible rin power supply or back converter. So ito na lang yung kulang. Pati yung antenna dadalhin na rin namin kasi baka mamaya magkakaproblema tayo doon. So let's go. Ready na yung spare parts natin sa Piso Wifi. Dala-dala na namin lahat. So papunta na kami doon. Nandito na tayo sa area. So try na natin yung dala namin.
So, yung papalitan natin yung back converter. So, ito yung dala nating back converter. So, ito yung papalit natin. Yan, tatanggalin natin yan. And then, ito yung papalit. So, ito yung titingnan natin kung ano ba talaga ang connection ng back converter doon sa credential. Bakit nagki-credit? So, ayan na, naka-plug na. So, try natin. Insert money. Yeah. So, ganun pa rin. Yan. Nagki-credit pa rin. So, ito yung bagong power supply natin. So, ito na yung pinaka last option. Puro last option na lang to. Yan. So, bago na yung power supply natin. Oh. Okay. So, ito na yung setup natin. Okay na. Then, itry natin. Attack. Ayan. So, 5 piso po yung nilagay natin. Ayan, nag-credit na. So, back to normal na yung piso wifi natin. Okay na? Sige, add time. Add time. So, okay na. So, try ko na ukuan daw. Ano? Iusog ko na. Ang siklan eh. So, try natin kung mag-credit siya. So, ayan. So, hindi na siya nag-credit. Back to normal na. Ayan. Then, try natin lagyan ng coils. Okay. So, hanggang dito na lang yung video natin. Maraming salamat sa panonood. Sana marami kayong natutunan about dito sa troubleshooting natin. So, ang dami namin pinagdaanan dito. 3 beses kami nagbalik at sa wakas naayos na rin. So, maraming salamat sa panonood at huwag kalimutang mag-subscribe yung hindi pa nakasubscribe at pindutin ang notification bell para updated kayo palagi sa next video natin. Maraming salamat po.